Hello everyone, this is Mike and welcome back to my channel. Na-encounter nyo na ba ang problemang ito sa inyong printer? A printer's ink pad is at the end of its service life. Ano bang ibig sabihin nito? Pag hindi na kayo makapag-print dahil na-encounter nyo ang ganitong error message sa inyong printer, ang ibig sabihin nito ay puno na ang waste ink pad ng ating printer. Kailangan itong dalhin sa service center para linisin at palitan ang waste ink pad at para i-reset ang waste ink pad counter. Pwede ba nating hindi nadalihin sa service center at hindi napalitan ang waste ink pad? Yes, pwede po. Dahil sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano i-reset ang waste ink pad counter ng mga Epson printer. Okay, so bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tutorial tulad nito. Tara, simulan na natin kung paano i-reset ang ink waste pad ng ating Epson printer. Okay, so ang i-reset po natin ngayon ay ang Epson L3110. So ang una po natin gagawin ay i-download po natin yung resetter software sa link na ibibigay ko dito sa description ng video ko. Okay, so bago po natin simulan ito, make sure po na naka-on na yung inyong printer at make sure po na nakakonect na yung printer sa inyong computer. Okay, so ito na po yung na-download natin na resetter software ng Epson L3110. Right-click po natin ito and then extract. And then, open po natin itong folder na ito. Okay, so makikita po natin dito yung adjustment program at yung keygen. So, open po natin yung adjustment program. And then, makikita po natin dito yung kanyang license ID for registration. So, ang gagawin po natin ay i-open po natin yung keygen na software and then balik po tayo dito sa ating adjustment program. I-highlight po natin ito at i-copy natin and then i-paste po natin dito sa may license ID and then maglagay po tayo ng kahit anong name po dito. Halimbawa, ilalagay ko po dito yung model ng ating printer and then click new key. Ayan, so mapapansin nyo po may lumabas po dito na activation key. So ang gagawin po natin, highlight po natin yan and then copy. And then dito po sa may adjustment program, click po natin yung enter key. And then i-paste po natin dito yung activation key na kinopy natin doon sa keygen. And then click po natin yung OK. Ayan, so nag-open na po yung ating adjustment program at pwede na po natin siyang gamitin. Okay, so click po natin yung select and then click po natin yung model name and then select po natin yung model ng ating printer which is L3110 and then doon po sa may port, select po natin yung L3110 series and then click OK. Okay, next click po natin yung particular adjustment mode and then punta po tayo doon sa may waste ink pad counter and then click OK. And then check po natin yung main pad counter. And then, click po natin yung check. Ayan, so click po ulit natin yung main pad counter and then click po natin yung initialize. And then click OK. Ayan, so kailangan po natin i-off yung ating printer. And then click po natin yung OK. And then i-on po natin yung ating printer and then click OK. Ayan, so successful na po natin na-reset yung printer na Epson L3110. Ayan, so ganun lang po kadali mag-reset ng Epson L3110 na printer. Kung gusto mong maging updated sa mga video tutorials ng channel na ito, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. At huwag mo na rin kakalimutan na i-like at i-share itong video na ito para makatulong tayo sa iba. Thanks for watching and kita-kits sa susunod na video tutorial. Bye-bye!